Hello, hello! Tumakas muna tayo sa Maynila at sumagap ng sariwang hangin. Bago pa yan, syempre kailangan muna nating mag-breakfast dahil malayo ang ating biyahe. Kumain muna tayo sa Pancake House. Matapos nga nating mag-stop over dahil medyo maaga tayo nagbiyahe at walang breakfast, tuloy na tayo sa ating mahabang biyahe papuntang Nasugbu, Batangas. Yes, pupunta po tayo sa Casa Felicia. Okay, along the way, kung gusto niyo naman muna magpainit at dahil lumalamig na, pumasok na tayo sa Tagaytay, pwede ka rin uminom ng kape sa Starbucks. Ayan, madadaanan niyo po yan. Okay, kung ayaw niyo naman ng Starbucks at medyo maliit lang o low budget lang tayo, konting andar lang po at madadaanan naman natin ang McDonald's o may breakfast ka na rin. Pwede kayo mamili kahit saan nyo pa gustong uminom ng kape as long as mainit dahil nga nasa Tagaytay na tayo. At syempre, bago po tayo pumunta sa ating location, bibili muna tayo ng pagkain. Kasi namin kaya magluto, medyo tanghali na. So, dumaan tayo sa Nanay Betchay's Special Bulalo. Yes, dyan po kay Nanay Betchay's. Ay, napakaraming ulam. At nagde-deliver po sila pag nandyan po kayo sa Batangas, ha. Umorder kami ng tawilis, lechong kawali, putok batok na chicharong bulaklak na napakasarap. At syempre, meron tayong crispy pata. Meron din tayong pansit bihon. Ano pang hinihintay nyo? Let's go! Hindi ko na pinakita ang bulalo dahil nakasarado pa at inaayos pa natin nalagyan. Anyway, bago tayo pumunta sa Casa Felicia, dumaan muna tayo sa simbahan. First time po natin nakapunta sa San Antonio de Padua sa Tagaytay. Ito po ay sa Silang Cavite. Na part na po siya ng Tagaytay. At pagpasok niyo pa lang ay grabe, napaka-peaceful. At dahil nga weekday, sarado po ang simbahan. Pero bukas naman po sa gilid, anyone can enter. Kaya lang po, dapat tahimik. Tingnan niyo naman, pintuan pa lang, napakaganda na. Subukan po natin pumasok sa loob. First time po natin, no? Sabi nila, pag first time sa simbahan, magwi-wish ka. Hindi ko na po maalala ang aking wish. Dami po ng aking wishes. Anyway, napakaganda po ng simbahan na ito. Kung malapit lang kami dito, kaya lang po kami po ay taga Malabon. Kaya talagang napakaganda kung pwede kang magsimba rito linggo-linggo, no? Tingnan nyo naman loob at labas, napakalinis. At ang maririnig mo, huni ng ibon, huni ng hangin, maraming butterflies, ay napaka-peaceful. Siyempre, bago tayo mag-explore sa simbahan, muna tayo dumaan para maging maganda ang ating buong araw. At meron din po dyan Station of the Cross, o yung mga malapit dyan. Malapit na pong magmahal na araw, di ba? Nag-Ash Wednesday na. So, pwede nating pasyalan yan. Marami pong nagmumotor ang dumadaan dyan. Ingat-ingat lang po sa biyahe, ha? Tingnan nyo naman ang paligid. So, ayan, pwede rin po kayo magtirik ng kandila dyan. Siyempre, hindi natin pinalampas. Nag-pray po tayo at nagtirik din tayo ng kandila. At ang susunod po ay ang Los Manos. Ang ibig po sabihin, Los Manos de San Antonio. Ang ibig po sabihin, Hands of St. Anthony. At kung hindi po ako nagkakamali, alam ko po may simbahan din po sa Malabon, sa Tunsuya, San Antonio de Padua. So, pakikorek na lang po pag mali, ah. Pero alam ko po meron, lagi ko po kasing nadadaanan yan pag pumupunta po kami sa or lumalabas po kami ng Malabon. O, tingnan nyo naman ang mga halaman, di ba? Fresh na fresh. At meron po kaninang nagdidilig, makikita nyo. Kaya ang mga halaman, buhay na buhay. Ayan po, pwede nyo pong daanan pag nasa Batangas po kayo sa Tagaytay. San Antonio de Padua Church. Karating na rin po tayo sa Casa Felicia. Alam niyo ba, pagpasok niyo pa lang, wala ka na pong maririnig. Ang maririnig mo na lang, baka, huni ng hangin, napakatahimik po. Wala kang sasakyang maririnig. Ayan po, welcome to Casa Felicia. Thank you.
Grabe, speechless ako pagpasok pa lang namin. Tingnan nyo naman ang view. Parang hindi totoo, parang sa drawing mo lang makikita. Priceless. Tingnan mo naman ang mga halaman, ang maamoy mo, sariwang hangin. Wala kang maririnig na sound. Para ka bang lumipat sa other side of the world. Napakatahimik. Kung gusto mong mag-relax, this is the place. Hindi na naman po kayo mag-host ng event dito. Kahit anong gusto nyo. Pero para sa akin po, no, talagang gusto kong mag-relax kasi po after a year na nagtrabaho ka sa labas ng Pilipinas, gusto mo namang matahimik, kalimutan yung trabaho na iniwan mo for a while. So dito, marirelax ka. Wala kang ibang maririnig, sarili mo lang at mga kasama mo. So ayan na nga, pumasok na kami at syempre excited na tayo, no? Pumasok na tayo sa bahay. Syempre baba muna natin yung iba nating mga gamit. Tayo kumain, bubusugin ko muna ang mga mata nyo sa view. At alam niyo ba ang weather na napakalamig? Hindi naman sobrang, I mean, cool. Hindi mo na kailangan ng electric fan o AC. Ayan na, dito na tayo sa Casa Felicia. Bago tayo kumain, inikot muna natin ang buong bahay. Sa baba po, may master's bedroom na kung saan may lagusan din po sa gilid. Meron po kasing kubo dyan at pwede rin po kayong mag-bonfire paggabi. Makinig sa mga kulisap at mga kuligig. Ayan, tingnan naman natin ang itaas. Para kung marami tayo, pwede yung iba mag-stay sa taas, yung mga bata. Tingnan nyo naman pag akyat nyo pa lang, mayroon na pong laruan. So, hindi ka na mabobore. Ang mga bata, may TV, may mga games, board games. At ayan, tingnan nyo naman. Ano ba tawag natin dyan? Hindi ko po alam. Pang bata talaga. At tingnan nyo naman ang kanilang mga bunk bed. Oh, maraming pwedeng isama, di ba? O ano pang hinihintay nyo? Mag-book na kayo. Sa taas, pwede ka rin po magstay pag medyo hapon-hapon na, no? Titingin ka lang sa langit. Sa baba naman po, may bar para sa mga daddies or mommies na gusto magpa-chill-chill lang. Ayan, labas muna tayo. Tingnan natin yung mga kubo na kung saan paggabi, pwede kayo magstay mga friends or families, magkwentuhan. O ayan, tingnan nyo naman. Meron ding ihawan. Siyempre, hindi mawawalang ihawan pag nag-picnic o pag nag-out of town. Ayan, may kubo. Tingnan may kalakihan at may mga extra chairs. Pwede kayong upo-po dyan o ilabas nyo para doon kayo sa gilid ng puno. At kahit nga tanghaling tapat, malilim naman. Walang gustong mag-swimming. Actually, tatlo lang naman talaga kami, no? Talagang sinilip lang namin ang lugar para sa inyo at para ma-share namin ang view ng Casa Felicia. Sobrang lamig kasi, pero siguro kung may kasama kaming mga bata, ay naku, kanina pa nagtalo na. Tingnan nyo naman, ang bilis ko lumango. Ay, syempre, naka-timelapse. Pero sobrang lamig talaga at napakasarap mag-swimming kung may mga bata, no? Dahil syempre, hindi na tayo teenagers o mga bagets, binilisan na natin ang pagligo. Dahil magpipicture-picture na naman kami as usual. Ay, syempre, pa-shoutout pala tayo kay Vicente De Asis, no, bago natin subscriber. At thank you ulit Casa Felicia, kay Tita B sa pagdala sa amin sa Casa Felicia. Syempre, ang aking ever-supportive na sister na lagi kong kasama kay Armida Lozada at sa aking papatong. Ay, thank you po sa nanay's Betchay ng Tagaytay. Ang sasarap ng food nyo, ha. O ayan, emote-emote muna tayo. Kasi po, bagong ligo tayo ulit. So para hindi natin kailangan ng blower, mag-swing ka na lang dahil sa lamig ng hangin at lakas ng hangin, madaling matutuyo ang hair mo.
At kung ayaw nyo naman sa poolside, pwede rin kayo sa backside. O diba, backyard. Ayan, pwede kayo maupo dyan at magkwentuhan. At dahil nga mag-isa lang ako, emote-emote lang uli. O diba, upo-upo ka dyan. Tingin-tingin sa mga puno. Binibilang ang mga puno ng mangga. Relax, relax lang. Chill, chill. Forget about the past. Ay, past daw. Hindi ko nag-emote lang. Ini-enjoy ko lang talaga yung lakas ng hangin. Ang sarap dyan. Ayan nga po, at dahil summer na, pwede na po kayong mag-book dyan sa Casa Felicia. At ang swimming pool po, may pambata po doon sa bungad. Nakikita nyo naman, ayan po, pambata. Tapos, hindi naman po kalaliman para lahat mag-enjoy. Hindi naman po natin dapat mag-gumpit sa lalim ng tubig. O, mamayang no? Medyo magagabi na, makikita nyo na ang ganda ng mga ilaw. Ma-enjoy nyo mula umaga hanggang gabi. So, ano pang iniintay nyo? Pwede na po kayo mag-book. Dahil na magsa-summer na, you can make your reservations para hindi po tayo nahihirapan maghanap ng places to stay during long weekends. Diyan po, I can assure you, you will enjoy even the kids. At ito po ang kanilang link sa Facebook, Casa Felicia, na andyan po ang kanilang contact number at email address. At kung bago pa lang po kayo sa ating channel, please don't forget to like and subscribe. Ito po si Ashang D. na nagsasabing, life is so short, you have to enjoy it while you can. Hanggang sa muli po, thank you po, and thank you Casa Felicia. Bye!